I am Francesca Emmeline D. Villaluz, a graduate of Bachelor of Secondary Education in Cavite State University Naic Campus and a former student extensionist of the program Phonological Awareness by the Teacher Education Department. I would like to share some of my experiences as a student extensionist. At first, it was hard dahil nangulat agad kami na magturo sa grade 1 students. But parang blessing in disguise dahil nung una mahirap, pero nung tumagal parang helpful pala. Bilang teacher din ako at magiging student teacher din pagdating ng fourth year. Nag-enjoy ako dahil parang ang sarap turuan ng mga bata and hearing thank yous galing sa mga grade 1 students na parang wala pang kaalam-alam, parang napaka-genuine. Parang ang sarap lang makaramdam ng thankful sila sa nagagawa mo kahit simple lang, kahit nakasama ka lang nila for a short period of time. Parang sobrang sarap na sa pakiramdam. And kahit hindi pa ako teacher noon, parang naramdaman ko na how it feels like to be a teacher. And dahil doon, parang sabi ko, ang sarap pala maging teacher. Hindi ka lang magtatrabaho dahil gagamitin mo din yung puso mo habang nag-work ka. And parang para sa akin, yun yung pinakamagandang work na nandun din yung heart mo. And masasabi ko din na parang alam ko na natuto yung mga bata sa amin, hindi lang sa amin, kundi sa tulong nila Ma'am Malu and Ma'am Odette, dahil alam ko na nag-effort sila. Sobrang effort dahil hindi ganun kadali na gawin to, pero still, nagbigay sila ng effort para may sakatuparan at mapagtagumpayan namin ng program na to. And masasabi ko na natuto dahil every time na may makikita akong estudyante, lagi nilang sasabihin, Ma'am, hindi na ba kayo magtuturo? Parang sinasabi nila na, parang naisip nila na, bakit hindi na magtuturo? Parang nandun yung gusto pa nilang magturo ka dahil nag-e-enjoy sila and at the same time, natututo sila. And lastly, graduate na ako nung ginawa nila yung para sa parents, and I must say na kung bibigyan ulit ako ng chance, mag-volunteer ako or pipiliin ko pa ulit na maging part nun, na makita yung mga parents, yung mga lolo, lola, na masaya sa ginagawa nila and at the same time, natuturuan nila yung mga apo nila, yung mga anak nila na parang mahirap gawin dahil syempre nandun yung oras nila, kailangan nilang mag-invest ng time, parang binibigyan nila yung time nila dahil siguro masaya din sila, or I must say na masaya sila dahil hindi nila ipagpapatuloy yon kung hindi sila masaya. And ayun lang, parang ang sarap lang maging parte ng program na to, and if I would be given a chance to be a part of this program, lagi kong sasabihin na gustong-gusto ko pa ding maging part nito. And I am thankful to be part of this program. Thank you.